Papong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Diba Poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Jesucristo, naway sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nahaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong panahong iyon, sinasabi ng Panginoon, sa araw na iyon, ako'y magiging Diyos ng buong Israel at magiging bayan ko sila. Sinasabi pa ng Panginoon, ang mga nakaligtas sa patayan ay kinakaawaan ko naman sa ilang. Nang ang Israel ay naghahanap ng kapahingahan, napakita ako sa kanila mula sa malayo. Sa simula pa'y inibig ko na sila at patuloy kong ipinagmamalasakit. Muli kitang itatayo, marilag na Israel. Hahawakan mo uli ang iyong mga pandereta at masaya kang makikisayaw. Muli kang magtatanim ng ubas sa mga burol ng Samaria. Magtatanim ang mga mananim at magpapasasa sa ibubunga niyon. Pagkat darating ang araw na hihiyaw ang mga bantay mula sa kaburulan ng Ephraim, halikayo, umakyat tayo sa Sion, sa Panginoon na ating Diyos. Ang sabi ng Panginoon, umawit kayo sa kagalakan, alang-alang kay Jacob. Ipagbunyi ninyo ang pinakadakilang bansa. Magpuri kayo at inyong ipahayag na iniligtas ng Panginoon ang kanyang bayan, ang mga nalabi sa Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng Poon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel
Ngunit sila ay muli kong titupunin at aalagaan. Gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Sapagkat tinubos ng poon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway, nalubhang makapangyarihan at malakas. Aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Sion, tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng poon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pati mga binata't matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Magsitayo ang lahat. Oh, haleluya, oh, haleluya, oh, haleluya, oh, haleluya. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Oh, haleluya, oh, haleluya, oh, haleluya, oh, haleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, "Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan." Ngunit gapotokmay, di tumugon si Jesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis, siya'y nag-iingay at susunod-sunod sa atin." Sumagot si Jesus, "Sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo." Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, "Tulungan po ninyo ako, Panginoon." Sumagot si Jesus, "Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagi sa mga tuta." "Tunay nga po, Panginoon," tugon ng babae. "Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nilalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon." Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, "Napakalaki ng iyong pananalig. Mangyayari ang inihiling mo." At noon di, gumaling ang kanyang anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Isang ugali ang kailangan nating tingnan sa ating mga sarili, no, na suriin, baka hindi po natin napapansin ay tinataglay na natin itong hindi magandang pag-uugali na ito. Ito yung tinatawag na self-entitlement. O yung self-entitled, yung
pakiramdam natin, entitled tayo sa lahat. Yung bang dahil pari ako, no, pari ako, hindi ako pipila. Yan. Pag pinapila, magagalit. Minsan, kahit yung halimbawa mga senior, senior ako, padaanin niyo ako. Yan. Baka self-entitlement na yung tawag dyan. No, ginagamit natin yung position natin, kung sino tayo, o kaya naman kung may kakilala tayo. Yan. Ginagamit natin para sa ating personal na comfort o kaginhawahan. Minsan, ay, lingkod ako ng simbahan, kaya dapat mayroon akong ayuda. Yan. Yung mga special treatment. So tingnan natin, baka mamaya hindi natin napapansin, eh tinataglay na natin ito dahil lang, ay, mayaman ako eh. Diba? May kotse ako, nasa kondo ako, kaya bakit ako makikihalo dyan? Yan. So, mayroon na bang ganong pag-uugali na baka minsan o madalas, kahit mismong sa harapan ng Diyos, ito na yung nagiging pag-uugali natin. Kaya inuutusan na natin ng Diyos. Ay, kailangan ko to. Bigay mo to sa akin. Deboto ako. Kaya kailangan, bigay mo. Kaya pag hindi binigay, nagtatampo. Ito yung marahil, no, magandang matutunan natin sa halimbawa nitong babaeng Kananeya na binabanggit sa Ebanghelyo, ibinibigay para ituro sa atin kung paano tayo dapat kumilos. Na sa harapan ng Diyos, kahit na Katoliko tayo, kahit na binyagan tayo, kahit na madalas tayong nagsisimba, hindi natin dapat kalimutan na tayo po ay alipin lamang. Na kung tutuusin, hindi natin deserve ang pakinggan ng Diyos. Hindi natin deserve ang mga bagay na mayroon tayo. Pero dahil sa pakiusap mo, dahil sa pagmamakaawa natin, lalo tigit, dahil sa pananalig mo sa Diyos, kaya ka binigyan, kaya ka pinagkalooban ng kung anumang biyaya na mayroon ka, hindi para maging mapagmataas, kundi para lalong makita natin ang kapakumbabaan o pagiging mababang loob na dapat taglayin. Kaya nga dito parang, no, pag tinignan, grabe naman si Jesus. Biro mo, tinawag pang tuta yung babae, grabe naman si Jesus. Pinahirapan pa yung babae. No, hindi sa ayaw niyang pansin. Kaya sabi ng Salmon Tugunan, di ba? Ang pumapatnubay na Diyos, pastol na kumukupkup. Ang poong Nazareno ay isang pastol para sa lahat. Lalo tigit yung mga nananalig o may pananalig. Kaya sana po, no? Tuloy mo lang yung perseverance na tinatawag, no? Yung perseverance, yung magpursige ka lang. Kung talagang deserve mo yan, kung talagang para sa iyo yung hinihiling mo at pinagdarasal mo, tinitingnan lang ni Jesus eh. Yung ugali mo kung, sige nga, medyo didelay ko lang muna. Sige nga, tinan ko kung mananalig pa ito o magtatampo na, lilipat na sa iba. Sige nga, sandali lang naman, titingnan ko lang naman. Baka parang ganun, no? Ganun yung nais na gawin sa iyo ng Diyos. Tuloy mo lang ang dasal. Tuloy mo lang yung, huwag kang maging demanding. Hindi tayo dapat demanding sa Diyos. Kundi, nandun lagi yung pakiusap, nandun lagi yung pag-a-acknowledge na Panginoon, ikaw, no? Ikaw ang aking Diyos. Pero meron lang akong kahilingan. Ibibigay sa atin yan. Kung makita niya na ang pagpupursige mo may kalakip na pananalig. Amen? Magsitayo ang lahat.
Binuwag ni Hesukristo ang pader na naghihiwalay sa mga Hudyo at mga Hintil. Bilang isang bayan ng bago at walang hanggang tipan, manalangin tayo sa Diyos na nagbubuklod sa atin. Ang ating pong itutugon, makapangyarihang Diyos, maawa ka sa amin. Makapangyarihang Diyos, maawa ka sa amin. Ang simbahan sa lahat ng dako, naway maging daan ng habag, kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, maawa ka sa amin. Bilang isang komunidad ng mga sumasampalataya, naway huwag tayong paghiwa-hiwalayin ng mga walang halagang hadlang ng galit at alitan. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, maawa ka sa amin. Ang mga ina na naliligalig at lubos na nag-aalala para sa kalusugan ng kanilang mga anak, naway huwag sumuko sa pagtawag kay Jesus para sa kalinga at pag-alalay. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, maawa ka sa amin. Sa mga taong nagdurusa, naway lagi nating maipadama ang kalinga, anuman ang kanilang katayuan sa buhay, lahi o relihiyon. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, maawa ka sa amin. Ang mga namayapa na sa buhay na ito, naway magbunyi magpakailanman sa makalangit na tahanan ng Diyos. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, maawa ka sa amin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Jesus Nazareno, alakad tinapay sa tanan, may nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hining pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo na ang awa. Gawin mong banal ang mga alay naming iyo sanang kalugdan at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan.
Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, inawa kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Buklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan." Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Alam ko ang iyong kapigatian, kailan may di ka iiwan. Hindi ka mag-iisa, ngunit bakit nangangamba? Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Hindi pa ba sapat ang aking pag-ibig upang kayo'y kumapit sa aking bisig? Bakit kayo natatakot? Kung noon pa may iniibig na kayo, magtiwala ka, hindi kita pababayaan. Pag-ibig ko sa'yo'y walang hanggan. Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Hindi pa ba sapat ang aking pag-ibig upang kayo'y kumapit sa aking bisig? Bakit kayo natatakot? Kung noon pa may iniibig na kayo, magtiwala ka, hindi kita pababayaan. Pag-ibig ko sa'yo'y walang hanggan. Wala pa rin ba kayong pananalig kung sabihin kita'y iniibig? Ako si Jesus, iniibig kita. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang,
ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mapinagkaita ng pagsubaybay ay gawin mong maging karapat, marapat sa lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nila mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang tanghali po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka ng aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong inamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno,